Hello, what's up guys at welcome sa the Chongqing Major. Ito na yung pinakakahintay na game natin, TNC Predator versus Team Liquid. At we are your casters for today. Ayan na, nag-choke na. We are your casters. My name is LV. And my name is Chris. So, ayan na, pre, kahit pagpasensya yung boses ko paos, pero okay lang, sisigaw ako at sisigaw, bahala na pipiyok, nagbibinata na ako, whatever. I don't care. Kasi this is it. This is the game na inaantay nating lahat. So I think series of the day. Parang kahapon pa yata tayo tinatanong kung kailan maglalaro yung ano, TNC Liquid. Yan. Oo nga eh. Parang, alam nyo yung, parang kahit iba yung kinakas, yung iba-iba yung kinakas, laging nagtatanong, kailan laban TNC? May laban ba TNC? Kahit kakatapos lang ng laban ng TNC, may laban ba TNC ate? So, ayan na, yung hinahanap nyo, eto na, ibibigay na natin. Ibibigay na namin, pre. Shoutout pala kay Sean. Oh, okay, nagsimula na yung draft. So, nagsimula with TNC banning Medusa, ET, tsaka Ayo. For Liquid naman, yung Earth Spirit, Tiny, at saka Dazzle. So, standard bans. So, uso na ngayon yung first ban, Medusa. Parang tiyatanggal na talaga nila kasi wala masyadong sagot sa Medusa ngayon eh. Nababan out yung mga counters niya. Yes, kahit, yeah. Kasi di ba yung mga last few games na nakikita natin is pag may Medusa mid, mag-AM mid. Oo, nababaog siya laning but nakaka-farm pa rin at nakakabawi. Tapos nalo pa rin, di ba? Kahit baogin mo sa laning phase. So, kaya siguro inuunang ban na. Parang pinapriority na. At saka hindi ganyan... Medyo awkward kasi si AM sa first 20 minutes ng game eh. Kahit na counter nga siya. Parang kailangan mo i-drag sa late game. Eh kasi, si Medusa malakas din sa late eh. Kaya kasi mag-deathball ni Medusa eh. Kahit 25 minutes pa lang, kasama na niya yung mga kakampi niya, nagka-tower na sila. Yes. Habang si AM, nagpa-farm pa rin, naghahanap ng mana, mga ganyan. So kulang talaga ng oras para sa AM. Yan. So we have our first picks. Tusk, Sven, at saka Kotl. Uy, so, bilis ha. Oh, tapos Kungka. What the heck? Parang feel ko, etong Kungka, imimid na to agad eh. Parang kinuha na nila agad kasi ayaw nila na ibaban ng Liquid to. Tsaka yan, pinick na nila yung Kungka, ban ka agad, OD, automatic. So, yes. Wala na yung one of the counters to Kungka in lane. Yan. So, yes. Ano man sabi nyo dun sa Sven Kotl ng Liquid? Siguro, Ox lang din naman. Kasi... Sven, which is really nagugustuhan ko talaga yung third skill niya, which is the Warcry, kasi okay siya maging post war, okay din siya maging offlane utility ganun. So, a good pick from Liquid dito, and of course Keeper of the Light, Will-O-Wisp pala. Yan, maganda. So anyway guys, this is best of 3 kasi may nagtatanong kanina, may nabasa ako. Although medyo mabilis nga yung dito, yung comments natin dito kasi ang dami nanonood. Thank you so much guys. But best of 3 yung laban natin ngayon. No, tsaka malakas din yung sa Sven Kotl. Yung Sven pwede magtapon ng first kill tapos babalik lang yung mana. Tama. Tama. So, parang only lang din, na, sige, mag-stun ka lang, andito ako, I got you. So, stun, tapos may Kotl Blast. Yes. Balik mana ng dalawa. Ganun. Yes, that's good. But let's see the picks, the bans, rather. So, ban ng MK. So, yun nga, yatanggal na nila yung mga lane counters kay Kungka. Kungka, yes. But, eto, Tinker yung binan. So, iniisip ng Liquid dito, yung Kungka, hindi to mid lane, kundi another... Baka off lane, baka pwede pang safe lane, hindi natin alam. But eto, yung carry na laging pinipick this meta, kahit sa last meta pa, Terror Blade. Ay, nako, mahirap pa naman tong Terror Blade katapat. Ay, kalaban. Kasi, nakikita ko, yung Terror Blade, kahit lugi yung team, once na may meta siya, tas siguro may Skadi lang siya, Manta, Skadi, Butterfly. Yung tatlong item lang, kayang-kaya na umubos ng lima sa Clash. At saka very stable kasi si Terrorblade eh. Pwede siyang late game, pwede siyang early game. Basta may meta, kayang-kaya lumaban ka ganyan. Yes, sir. So, dito naman sa TNC, ang Lich. Nakagulat nga na lumagpas yung Lich sa first phase eh. Kadalasan, kung hindi na nababan ng first phase, kinukuha ka ganyan. Oo. So, lumagpas siya. Tingnan natin kung magagamit nga ba ng TNC to. Laban sa Liquid yan.
Well, tingin ko naman, kasi, di ba, first two picks natin Liquid dito is Ben Keeper of the Light, tapos hindi na nila binili yung Lich. So, parang hindi na din nila kukunin kasi I think, eh, pag mag-Keeper of the Light, tapos magli-Lich pa sila, eh, walang-wala yung supports nila, wala masyadong disable. Siguro, mga ganun. So, I don't know kung, tingnan natin, what's the plan for, sa Liquid dito? Ilabas na nila yung TV. So, most likely, ilalabas dito offlane nila. Kung hindi offlane, ayun, offlane umid. O baka pwede post for kasi. Oo, oh, baka Ben, offlane pa, diba? So, hindi talaga natin mahula kung ano. So, talagang flexible pa talaga yung draft ng Liquid ngayon. Pwede pa silang maggalaw-galaw ng mga positions nila. Mm-mm. Basok pa ba EG? Yes, na 2-0 ng EG yung Thunder Predator kanina, pre. So, pasok na yung EG. But eto, tingnan natin. Kasi eto na yung last series for today. So, eto yung ano, last sa lower bracket na round 2 TNC Liquid. So, eto kasi, of course, our favorites TNC because Pinoy talaga eh. Pinoy talaga tayo nakasuporta, di ba? Pero alam ko din naman na kahit may mga sumusuporta ng TNC dito, alam ko may marami din mga fanboys dito ng Team Liquid. That's why parang maraming 50-50 dito na, uy, TNC ako pre, pero Team Liquid din ako. Ano ba talaga? Ano ba talaga? So, ayan. Thank you so much, Unscored Durano, for the 50 stars. Thank you. Yeah, so, Team Liquid with the undying pick. So, Death Ball. Yun na. So, Team Liquid is announcing magde-death ball kami mamaya-maya with our Terrorblade meta, Kotl, at saka Sven Warcry. Yan. So, tingnan natin paano sasagutin ng TNC Predator itong death ball. Ayan na, nag-pick na sila. But, Timberso, uy! Ha? Huh. So, yun ngayon. Actually, pinag-iisipan ko kanina, MK ba ibaban nila o Timberso? Kasi, isa doon lalagpas talaga eh. Mm-hmm. Yan. So, Timberso are really good right now against the Sven, against Terrorblade in lane, also the Undying. Kasi dalawang strength heroes, tapos lahat sila melee. So, mukhang Timbersaw will have a good game here. TNC Predators turn to ban. Yun. Tapos, ngayon, mapapaisip tayo. Is this a Timbersaw offlane or a Kongka offlane? Pwede kasi pwede mid yung dalawa eh. Uso ngayon yung Timbersaw mid yes. sa rank 3 eh. Yun. So, tingnan natin paano nila gagawin to. Yeah, maraming nagtatanong saan daw si Miracle. Wala, may alam ko lang yung may post na may personal stuff ata si Miracle something blah blah blah. So may stand-in sila ngayon ni si Shadow and I heard na eto si Shadow, he's not feeling well daw. Yan nga. So parang may family issues daw. Yung sinasabi. Yung si Miracle. Si Miracle. Oh, pero eto daw si Shadow, may sakit daw ngayon pero nalaro pa rin. Pero ayan na. Let's talk about the bans. Pugna and Morphling. Okay. So, Morphling, really good counter kay Terrorblade. Kasi pwede mong kopyahin si Terrorblade. Tapos may meta ka rin, may reflections ka rin. May reflection ka rin. Yung Pugna naman, generally strong against Timbersaw. Yes. Si Timbersaw kasi reliant yan sa ano, yun, reactive armor. Pugna naman, all magic damage. So, walang kwenta yung reactive armor. Sakit talaga yung Pugna. Sobrang sakit niyan. Thank you so much, Kier Escalante, for the 100 stars, man. We really appreciate it. Thank you. Okay. So, meron tayong 1 minute and 30 seconds of draft time para sa TNC. Mamaya, Liquid, 9 seconds na nga lang yung reserve time nila. So, baka magmadali sila mamaya. Tsaka, medyo mahaba-haba pa iisipin ng ano, TNC dito. Kaso nga lang, ang Liquid dito is a last pick. So, there's a possibility na kung ano man yung ipipick ng TNC dito, eh, kakounter rin ng Team Liquid. Kaso nga lang, ang maganda kasi dito sa TNC is pwedeng di natin alam kung sino mid nila eh. May possibility pa nga na mid yung ipipick nila dito pero ayun, nag-juggernaut yung last pick ng TNC dito and let's see if Timbersaw mid ba, let's see if Kongka mid ba, we don't know, maybe Kongka. Malay mo, jug mid din yan. Yun. Pwede. Hindi talaga natin mahuhulaan. So talking about jug, very versatile as a carry. Kasi safe yan, may magic damage, may physical damage, may crit, tapos pwede rin mag-death ball with healing word. Yes. Ang okay rin kay Jog ngayon, maraming itemization. Ayun, but the last pick would Razor. Be the Razor. So, looks like yan yung mid laner ng Liquid. Yan, kay Matumba man. Yes, I think, ayun na nga, Armel. So, medyo mahirapan si Armel dito with that static link, ah. Mm.
Kasi alam ko isa din yan sa wait lang pero so about Jug first kasi gusto ko din talaga tong hero na to because tingnan mo yung lineup ng Liquid dito, wala silang pang-cancel if ever lang na malulugi yung TNC ganun-ganun, and then yung Jug kasi pwede lang siya mag-farm kahit sobrang lalim niya, walang pang-cancel yung team Liquid with the Blade Fury and TP. That's why Ox din yung last pick. Wait lang. Thank you so much, Arnel Gomez, for the 100 stars. Yun. So, Jug, very versatile. Pwede siya mag-Battle Fury into other items. Mm-hmm. Uso din ngayon yung Maelstrom niya siya. Mm-hmm. Nakikita ko to. Pwede rin yung Manta Diffusal. Yes. So, maraming itemization na pwede gawin tong Jug. Pwede rin yung Shadow Blade into something. Yan. So, titignan natin paano gagawin ni Gabi yung Juggernaut build niya. Yan. Yan. One thing to take note din, Blade Fury, spin tapos atakihin yung wisp. Pwede yun. Posible yun. So, parang egg lang yan. Atakihin niya tapos hindi na siya masastun. Tama. Kaya mahihirapan din tong Cotton to get a really good Will-O-Wisp. And, so, eto na. Bakbakan Game 1 TNC versus Liquid. Mga sir, palag-palag na to. Eh lang. Ayusin natin to. Yan. So, papakilala muna natin for the side of TNC, Ninja Boogie would be our Lich. Tims naman yung ating Tusk. Armel would be our Kunkka. Gabi naman yung ating Juggernaut. And si Rior yung ating Timbersaw. Para naman sa Team Liquid, we have Kuroki on Undying. Mind Control sa Sven. The stand-in, si Shadow sa TB. GH sa kanyang Cotton. At saka Matumbaman in his Razor mid. Yan. So, ito, tingnan natin kung paano lane nito ni Kunkka kasi nga hirap talaga yung Kunkka. Although may na naman siya Tidebringer, pero rin kasi ito, ang kati kasi nitong static link talaga ng Razor, that's why. So, bali sobrang hirap ng last hit na yan. Kasi range na medyo awkward nga yung right click animation ni Razor. Hindi siya yung pag nakita mo yung lightning damage agad, parang may delay pa ng konti. So, let's see kung magta-try lane. I think, plano nga ata talaga nila ita-try lane and secure. Isi-secure nila yung items ni Gabi dito. Kasi ayan, gustong-gusto nilang try lane . So, malakas tong try lane na to kasi may Tusk. Yes. Tusk, Lich, try lane. With a Jug. So, yes. Lich, Jug pa lang malakas na. Pag may Tusk, ibang usapan na talaga yan. Tsaka ang maganda din dito sa Tusk is medyo malikot siya. Pwedeng-pwede siya gumang sa mid level 2, level 3 mga ganun. Yun yung advantage ng isa sa advantage ng TNC dito kasi walang ganun na support yung Liquid. Although wala talaga. Undying and Keeper of the Light medyo pang babysit na talaga yan kasi parehas diyan walang disable So for Liquid stable laning just to try to win all three lanes without roaming. Yes. Kay TNC naman kailangan talaga nila ng roams in other lanes. So, mukhang magto 2-1-2 din nata itong TNC natin. Ayan na nga, kinukuha na ng HP. 2-1-2. Oh. So, tatapatan na ito si TB. Yan. Gusto lang tapatan, pre. Eto. Let's see. Dalawang makukunat dito sa bottom lanes, Ben versus Timbersaw. Pero itong Sven, tingnan mo, level 1 pa lang yung Whirling Death. Strength 0 yan. Kaya medyo masakit-sakit talaga yung niyan, bawas niyan kay Sven. So, malaking advantage nga to para sa Liquid. Sa TNC. Mas madali yung laning ng Timbersaw laban sa Sven Siguro yun yung iniiwasan nila. Kasi yung Undying, pwede niyang labanan yung Timbersaw ng early game. Pag dinikay, kahit na may reactive armor ka, strength yung nawawala sa'yo pag dinidikay ka. So, malulugi ka. Malulugi talaga sila doon. Yes, naku. Pero, naku. Hindi kinuha yung... Akala ko mamamatay yung courier Hindi pala. Hindi naman pala. So, ayan na. Try lane versus try lane. Dito sa top lane. At ito, ginugo na nila with that frost shield and the blade fury. With Shadow. Mapapahamak pa nga ata. At ayun, Gabi will get the first blood by killing Shadow dito sa top lane. At naku, nakapagpapa ng salve. Although, na-cancel. Pero, matatama ng illuminate. And well played from both supports ng Liquid dito. So, nag-trade lang sila ng safe laners. Yes. Pero feel ko na lugi doon, Liquid. Kasi, kasi first blood talaga.
Pero well played na din yung ginawa ng ni Kuroki tsaka ni GH doon ah. Kasi akala ko nga mabubuhay pa si Gabi doon eh. Kaso napatay pa rin nila. Pero nako, eto Kuroki. Medyo kumukulit kasi sabi niya, oy 1-2 yung health ko, 24 yung strength, oh, stealing 16 strength na lang. But doon namatay. So decay. Oh my gosh, pero eto, that's snowball and that Blade Fury na naman, Shadow. 0-2 na, 2 minutes into the game. Grabe naman talaga yung ginagawa nitong TNC, pre. Sakit. Yan. And it's really annoying kasi isipin mo yung skills nila dito. Frost Shield with the Blade Fury and pwedeng-pwedeng i-snowball and the tag team, 'di ba? So parang dalawa yung magsuslow sa iyo tapos iikutan ka lang ng jug mag-blade lang sa mukha mo. Preso talaga. Let's see, Ben. Wala. Farm lang dalawa. Training lang yan. Wala na yan. Wala. Ano yan? Top tsaka mid lang yung lane natin dito. Yan. Muna natin sila sa baba. Mid natin, very surprising. Actually, in the lead yung Kunkka with 4 last hits against the Razor. So, parang hindi masyadong nagagawa ni Matumbaman yung gusto niya dito sa lane na to. Eh, hindi ka siya makalapit to. Sinasapak lang siya sa mukha ng tubig. Yung top lane ng Liquid, actually malakas naman talaga yung try lane na yan. Ang problema nila, wala silang crowd control. Yung Undying Decay, pag tumama sa tatlong heroes, big time. Yung Illuminate, pag tumama sa tatlong heroes, big time din. Ang problema, wala silang stun, wala silang slow. Si Terrorblade, wala, siguro reflection ni Terrorblade, pero mahinang slow lang yun eh. Kumpara dito sa Lich Tusk, tapos spin, sure kill yan most likely. Yan, so tingnan natin dito. Yung pangyayari, wala na ano dito. Uy, pero si GH ah. Antayin natin yan kasi eto na, Frost Shield na with the tag team combo. Medyo masakit-sakit nga. Pero hindi pa naman mamamatay yan. Tama ano lang, stay in the trees, stay beside the tower para hindi mamamatay, hindi mapapapasok, ganun. Best of 3-2, guys. Sa mga nagtatanong, sa mga hindi nakakalam, best of 3-2. So, if ever, kung nakabet kayo sa Liquid, tapos matatalo Liquid, may game 2 pa. Or matatalo TNC, may game 2 pa. Ganun. Pero ito, naku, tag team. Sobrang sakit ka dito, GH. Pinabalag, pero nag-metamorph na dito si Shadow. Kaso wala pa siyang masyadong ano, damage dito. At mapapabak siya with the Blade Fury. Parang si Kuroki pa nga ata yung mapapahamak. Pero Gabi, matatamaan ng decay with the Illuminate. But that snowball, gusto niyang patayin. At ayun na nga, GH makapag-Fairy Fire pa. Pero go, sobrang ganda makapagpapanang sub si GH dito. Hinahabol si Teams. Takbo-takbo lang at ayun. Di wala sa daming ano doon ah, sa daming binitaw na skills doon, walang namatay kahit isa. Kaya yun nga, nakita nyo, yung Liquid ang dami na nilang kinumit, Tombstone, Meta, pero wala silang napatay kasi kayang lock, parang winowalk off lang nila yung yung damage. Yes. It ano din naman kasi, both teams, so masakit din talaga tong try lane ng TNC dito, pero may defensive side, masakit din naman yung ano eh, Liquid eh. Kaso ang problema lang kasi nila, wala silang disable, that's why hindi nila ganun ka, hindi nila magawa kay Jug yung ginagawa ng TNC sa kanila. Guess mo ba? Guess, tama ba yung sinasabi? Diba? So... Ayan. Oh, ito na. So ito yung actually malaking advantage ng Liquid. Pwede nilang iwan yung Kotl dito sa tri-lane na to, tapos magja-jungle na yung TB. Yan. Kaya nagsimula na. Level 4 niya ito yung TB, kaya pwede na eh. Yan, level 3. So, level 3. So may level 2 ano na siya, illusions. So pwede nang mag ano. So dito baka magkaroon sila ng parang slight incremental advantage. Parang 50 gold, 200 gold, mga ganun. Eventually, mag-a-adopt yan kung hindi nila nakuha yung... Uy, naku, pero pinapasok ni Teams dito. Grabe, tinatangke yung Torre, pero mamamatay si Teams doon. But, tingin mo, worth it ba yan? Ay, no. Oo, tingnan mo. Oo, oh, syempre, gold stream pa rin eh. Pero, extra... Siguro, XP pa rin yun sa hotel. XP sa... Okay lang, pero... Well-played pa rin kay Teams yun. Yes, at ito pa, naku, Frost Shield, mas slow si GH dito. And with the Blade Fury, and ano, ay naku, mamamatay na nga si GH. My gosh, Frost Blast with the Blade Fury, anong magagawa mo dun? Tsaka alam ni Gabi yung gagawin niya dito kasi hindi siya kumuha ng Blade Dance, ng crit niya. Kasi alam nila na yung magdi-deal ng damage nila dito is the Blade Fury
Blade Fury, and of course, pag medyo sila na yung pinapatay dito with the Healing Ward, pero di natin nakita. Sa bottom lane ako, nag-TP na pala doon si Team Spray. Kakapatay lang niya, ano, nung pagkabuhay niya, TP agad siya sa baba. They killed Sven dito. So, 5-3 na yung score natin in favor of TNC. Thank you so much, Jerry Kamingge. Tama ba, Kamingge, for the 100 stars. Thank you, man. So, makikita natin, magpa-farm-farm muna tong mga to. Most likely, ang action ngayon kung nasaan si Teams. So, looking to gank mid yata si Teams dito. Ayun na nga siya, nakaabang. Na si oh, nakadidi pa nga yung kuya mo. Pag eto na snowball, tas na i-shard to, tapos matatamaan itong skills ni Kungka. Ay, nako, mahirap po. Uy, may NB pa sa baba. Pero wang lang nakakaalam. Eto, kinukuhaan na ng damage para lang makaback ng onti yung Kungka natin dito. Pero ayun na nga, the X-Mark and the Torrent with the Parko. Wala pa. Hindi pa. Tandito, Snowball with that Eye Shards. Medyo mabablock. Kaso nice TP from Kuroki dito. Pero the Tidewringer and the Heal will save. Matumba man dito. At si Teams pa ngayon papahamak. Pero andito si Ninja Boogie Pre. Gusto nilang patayin si Kuroki dito. But hindi nila maaabutan. So they just have to kill that tomb na lang. Yan. Para may gold naman. Diba? So, nag-shine dito yung Razor tsaka Undying. So, wala rin masyadong nagawa yung boat. Siguro pangit kasi yung position ng Teams. Parang umikot pa siya bago na option na dun. Tsaka nakuhaan siya ng damage kasi dun. Kaya hindi siya masyado masakit. Siguro kung hindi na static yun, na static link yun si Armel. Tapos great rotation by Kuroki na saktong-saktong pagka nakita. Yung nakita niyo yung X, nag-TP ka agad siya eh. Para makapag-drop ng Tombstone, tapos sorry, na-heal tuloy si Razor. Yes. Tsaka, ay guys, ano, game 1 pa lang to. Wala pa. Sino panalo game 1? Tingnan natin. Manood tayo kasi eto pa. Game 1 pa lang to. Kaka-start lang. So, well, you don't have to worry kasi wala pa kayo. Wala pa naman kayong na-miss na ano. Although may mga kills na tayo, pero wala pa talagang yung epic clash pa talaga. Pero eto, may X-Mark na with the Torrent. And the Barco will connect na ko. Pero TP from Sven dito. Pero nice double from Teams. At masisave na nga. Pero Sander and to Armel. Pero that Eye Shard block para lang masave si Armel. Doon, pero hinahabol siya ng Sven. Kaso eto, tingnan muna natin si Teams dito kasi hinahabol siya ng tatlo pre. Mamamatay nga ata. And one more hit from Razor. Sakit niya, no? 100 plus. At ayun, Tuskar will fall down. Pero ang ganda ng ginawa niya doon, na so well played yung Snowball dodge ng stun. Very yes. Na dahil doon, nakapag-sunder din yung Terrorblade natin. Saka nakakagulat, level 6 pa lang kumuha na ng Sunder yung Terrorblade. Kadalasan, di ba, 044 mga ang gya. Baka yung kinukuha ng mga Terrorblade natin. So, well played rin kay Shadow. Nag-hold siguro ng point. Yes, and well played din kay Teams dito. Kasi dapat mamamatay na din yun si Armel eh. Kaso ang ginawa niya, binlock niya. Para, bahala sabi niya, sige lang, mamatay na ako pre. Basta ikaw hindi. Makapag-farm ka. Yan, yan yung mga supports talaga. Mga tunay yung supports. Yan talaga. So, yan, well played. Sa mga nagtatanong, si Wing Shadow ay isang TI player. TI winner na yan. Wala kasi si Miracle May. Family issues, personal issues. Kaya standing ang naglalaro para sa Liquid. Yes. Yes, sir. So, eto. Two-man-sod. Two-man lang ba? Oo, two-man-sod lang. From a TNC dito. And gusto nyo sa bottom lane. Tower. Ayan na, pero pinasok na, matatama ng Timberchain dito with the Chakram GH para mapapahamak. But ayun, sobrang sakit ni Yor dito. But nandito pa pre, anong ginagawa mo? Hoy, saan ka pupunta? At ayun, Tidebringer lang sa mukha, sinapak ng tubig. Namatay na yung kotol natin. Towers to for TNC. Tapos madedefend pa yata nila yung top lane. Tingnan natin kung madedefend yung Yor to. Yun, pero naku, Yor. Timberchain out. Medyo konti lang yung nakuhang damage. Pero nag-commit na ng SS si Kuroki dito. Naging zombie na. Naging squid zombie na. At ayun. Pero that X mark. Sorry. Torrent. Marco. Kaso wala silang mapapatay, I think. Na-deny pa. So, well played kay Armel. Na-deny pa nila yung tower. Tapos nakuha yes. Nila yung bot tower. Yes. So, although namatay si Riordan, eh parang sila pa rin talaga yung lumamang. Dahil Liquid yung lumamang. Pero at least nakuha nila tong tier 2 tower. But, ang problema kasi, si Shadow dito medyo ano din. Let's check. Yan.
Shadow is 6 in net worth. O nga, ano na din siya eh. Ano tawag nito? Medyo nadidelay na siya sa firm eh. Kasi, ito tingnan mo naman yung Juggernaut and yung Kunkka natin dito. Top 2 sa net worth. Although, magkalapit lang si Razor. But, ang problema din kasi dito, Terror Blade yan. Makakabawi at makakabawi yan. So, I think Liquid should make space for ano lang, Terror Blade. And then, siguro mga mid to late game, ayan na. Walang hiya na yung hero na yan. Pero good decision din sa TNC kasi kung saan sila naglalaban, dun sa side ng Liquid. Eh. Kaya hindi nila binibigyan ng space yung Terror Blade ni Shadow. Yes. Kumpara dito kay Gabi, hindi nga siya sumasali sa clash eh. So, si Gabi nag-free farm habang nagka-clash yung Liquid sa TNC. Yes, pero naku, andito may pinagpaplanuhan nata dito. Pero ayan na nga, kahit kunan mo ng HP, wala mo. Blade Fury TP lang talaga, yun lang talaga ginagawa ng Juggernaut eh. Kaya kung wala kayo pang cancel, excuse me. Pero wait lang mo yung kwentuhan kasi eto na matatamaan na nga ng Bargo dito. Pero TP and the Stormhammer matatamaan yung ating Kunkka. Let's see. But sa baba pala, ay sa mid lane napatay pala ni Rior si Kiroki dito. Pero eto, mind control, mapapamak pa stun. And the God Strength, kinumit na. Pero wala pa masyadong damage yung kuya mo. And that Snowball, hindi sila matatamaan ng Illuminate Pre. Pero that Warcry, humasisave pa. Pero that Will-O-Wiz, sobrang ganda na paglapag. Kaso kinumit na yung Chain Frost for additional damage. Kaso makapag-stick pa. And I think mababaliktad pa. Let's see. Mind control. Naku, napatay pa nga si Ninja Buga dito. At mind control, pumapalag pa rin with that God Strength. Sobrang sakit pre. Pero that X Mark and the Torrent and Snowball. But nice block pa. GH pa daw. Papatayin pa nila pre. Ayaw nilang magpapigil. And double kill for Armel. Thank you so much, Romeo Nolasco, for the 200 stars. Thank you, man. So, dun sa clash na yun, very good effort sa Liquid. 2v3, pero nakuha pa rin nila yung Lich. Mukhang, akala ko makukuha pa nila yung iba eh. Pero mukhang, dumating si Teams, tapos nasecure nila yung kill sa Sven. Tapos nahuli pa ng Ice Shards yung Bottled. Yes. Akala ko nga, kaya-kaya pa ni Sven balikta rin yun eh. Pero, ang ganda nung chain, ano nila, chain stun nila with a torrent and then snowball after. So, walang nagawa si, ano doon, si mind control. Ayan. But anyway, wala pa masyadong bagbakan, so item check muna tayo. 15 minutes into the game, Armel got his Shadow Blade na and going for Heaven's Halberd, which is a pretty good item considering na yung tatlong cores ng Liquid dito is more on physical damage physical, talaga. Physical yes. Right click sila. Yes. Juggernaut got his onti na lang, magkakaroon na siya ng Battle Fury din. Timbersaw got the Vanguard and Arcane Boots and going for Crimson Guard. Sven got his Vlads and going for next item is a BKB. TB Manta pero medyo tagal pa pero ano din naman yan, mabilis naman mag-farm yung TB. Pero ano ah, eto Yules na din yung Razor natin. Pero eto na nga, kinukuha na ng TNC dito, yung Tier 2 Tower. So yan na nga, naku, nakapag, gusto na talaga mag-ano, pero grabe ah. Nag-ano sila oh, wala silang pakialam. Na ayaw nila magdikit-dikit, pero eto si Rior kasi, pag inano mo yan, pag static click mo yan, wala, mag-timber chain out lang talaga yan. So dito natin nakikita yung problema ng Liquid, na yung stun lang nila is the Sven. Pati yung Cottle Wist. So medyo yes. Kulang sila sa crowd control. Oh, pero eto, nag-chain frost na. Si Kuroki, matatamaan ng torrent dito, pero makapagpapa ng shrine. Hinahabol ng mga baby zombie, yung mga kuya nating TNC, pero Ninja Boogie, I think, will fall down. And, yun, namatay nga siya, killing spree for Matumba Man. Yes. Actually, very good yung item choice ng Razor dito na nag-use first item. The use not only counters the Kunkka X sa yes. Kunkka combo pero ito yung parang form of crowd control niya para hindi nga makatakbo kagad yung mga kalaban. Oo, hindi, para hindi maka TP hindi na makaka-walk. Mga ganun. Tama. Tsaka ano din yung parang mas marami siyang makukuhang ano na damage with this static link. Yon. Diba? So and ay napakita na pala natin item pero ito going for stuff. Tingnan mo, ba't gusto niyo mag-4 staff dito? So, yung 4 staff para kasi, sa Will-O-Wisp. Oh, sa Wisp. Saka sa dun sa Link. Sakaling hindi sila makakawala, 4 staff away, mga ganun. Tama, tama pala, tama yan. Pero,
Uy, naku, alam na alam. Pero tingnan mo ah, kontrolado ng TNC yung Dire Jungle dito. So mahirapan talaga yung TB na mag-farm dito. So wala siya ibang choice kundi dito lang siya kasi. Tapos ang problema pa, grabe, si ang deep Kota ng kailangan rin ng item. So nag prefer skill siya dun sa jungle. So talagang gipit sila sa pera ngayon. Yes. So yan, although hindi pa naman ganun kalayo, 2k gold lead pa naman. Gabi yata nag-Battle Fury, pa-check? Yes. So, Battle Fury na siya. And Yasha na din. So ayan, kung gusto nilang kunin yung Roshan dito, let's see kung i-contest ba ng Liquid yung pagro-Roshan. Kaso I don't think alam nila eh, kasi wala silang vision dito. So, ayan na, half HP na. So, tingnan natin kung makakasin na ng Liquid yung Roshan temp. Hindi nila alam. Ano kung na may DD pa sa baba, pero wag na pre. Matatapos na din naman yan. Ayan na, mamamatay na din yung RS natin dito. Medyo malayo pa. Excuse me. Malayo pa yung TB natin. And ayan. So, the first Roshan goes to TNC. Thank you so much, Jason Recanya, for the 100 stars. Thank you. So, with this Aegis, most likely masesecure nila yung mid-tier 2. Mid-tier 2. Oo. Kasi wala, mababasag na din yan. Tingnan natin kung ano ba nila. Kasi may possibility din naman na pwede silang mag-tier 3. Kaso medyo, ano na yan. Risky. Oo. So itong si Riot, tanggal na yung mga trees para may vision sila. Yes, and eto na. Makukuha na nga nila yung tier 2 tower at may DD pa si Gabi dito. Pero hindi na sila mag-a-asim at magbabalik farm na lang ulit daw. Yan. So, leading the net worth are the 3 cores of TNC followed by 4 heroes from Liquid. Yan. So, nakikita natin, free farm talaga si Gabi kanina tapos hindi na niya binibitawan yung lead niya. Tsaka ang ganda din pala, ang isa sa maganda na ngayon ko lang naalala with this Kunkka is anytime kung gusto mo mag-def onte lang, sakto lang, i-X-mark ka lang, tapos para makabalik ka din agad sa kung saan kayo magka-clash or may plano kayong i-clash sila. I mean, yung kalaban nyo. Pero ano yun, na-stun? Wala, creeps lang pala. Kala ko, may mga bakbakan ng pangyayari. Ito na, Armel. Warded yung ano dito, yung ating Liquid dito. So, alam nila na andito yung TNC. Pero let's see kung anong plano because they have the Aegis eh. At pwedeng nga sila mag-sod dito but siguro iniisip nila na baka sila pa yung maubos. I don't know, may Aegis din naman kasi sila. Why not take the rest or gusto lang talaga muna nila mag-farm out-farm the kalaban. Ay nako, pero ito pala. Nag-sod na si Armel, si Teams dito, and that Shadow Blade. Pero ito, Rior, nauuna na dito. Pinapasok na, and that X-Mark matumba man. Pero tingnan natin, mag-yuyuls lang siya. Pero alam ni Armel gagawin niya. Pero that Will of Wiz, and nag-meta na si Armel para mapapahamak pa nga dito sa harap. Pero Gabi is here. Let's see, with the Blade Fury, para lang mapatay niya yung Will of Wiz dito. Pero sobrang ganda na mag-snowball. The Chain Frost will connect dito. Pero Armel will fall down. At ito pa, si Altayog dito, si Teams pa nga, isa pa. Parang mamamatay pero tingnan natin that Omnislash. Oh, 2-3, sobrang ganda. And Shadow will fall down dito. Well played by Gabi at mapapaback na lang yung Liquid. So, one for one trade. I think good trade yun para sa Liquid. Kasi, best case sa kanila na naglalaban sila away from their towers eh. Mm. Yan. So, yun. Balik na naman sa midpoint of the map ang TNC. So, kailangan ulit nilang ayusin yung waves para makapag-high ground. Unfortunately, namatay yung Terrorblade natin. So, si Wing Shadow, talagang maghahabol talaga ito mamaya. Yes. Parang mapipilitan siyang to find farms. Yes. Thank you so much, Basil Rui? Tama ba? For the 200 stars, thank you so much, man. Yan. Yan, so. So, actually, good fight na yun sa Liquid kanina. Hanggang dumating si Gabi. Nung dumating si Gabi, inomni lang niya yung TB. Pati yung Undying mo, hindi ka na madali doon sa Omnislash na yan eh. Oo nga eh. Nagmanta na siya, nag-conjure image, pero patay pa rin si Shadow.
Tsaka, alam ko, hindi nakapag-sunder tong TV eh. Ang maganda kasing ginawa ng TNC doon is, alam na nila, mamamatay na si TV sa Omni Slash. So, lumayo lahat. Lumayo. Oo, lumayo lahat para walang masunder. Uy, pero dito si Gabi, grabe naman, pinapasok na si Mind Control dito sa 30 Tower. Nag-godstrate na yung kuya mo, that eye shard block. Pero I think they shoot back na. Kaya si kahit may AG sila. Naku, pero nice fear! Kami from Ninja Boogie dito at mamamatay ba? Pero medyo mabubuhay pa nga yung kuya mo dito. Andito na si Matumbaman. Kinukuha ng damage OT si Gabi dito. Rior, medyo pumapasok na nga. At eto, Sven will fall down without any buyback. Pero apat yung naano dito ng Will of Wisp. Medyo makulit nga talaga. Gabi, tinatry nilang kunin to. But that X mark and the Ghost Ship combo will hit Kuroki dito. Pero ayun na nga, nag-flash golem na yung kuya mo. Pero wala silang pakialam. Sige, mag-flash golem ka lang. Mag-hit lang kami sa tier 3 tower ka. So, hindi nila kakayanin yan. So, let's see. Kuanplown dito na ko si Kuroki. Mapapahamak pa nga ata. Pero Rior, makapag-timber chain out pa. Kaso, hindi pala. Iba pala yung plano ng TNC dito. Akala ko magbaback pre. Pero papalag pa rin pala. In-X mark lang. At ito, matatama ng Sharap Kuroki. Will fall down. And 2 years down for the side of Liquid. Makakapag ano na sila ng fortification dito. TB doesn't want to TP. At ayun na nga. Ngayon na siya magti-TP. I think because he got the meta. At, Keeper of the Light, GH will fall down. Ito na, Metamorphosis onto Shadow. Fear kay Mind Control, pero wala nang gunstrate yan. Matumba man, kinukuhaan lang damage si Gabi dito. At ayun, nag-gunstrate na ulit. Pero makikita, but nice eye shard block coming from teams dito. Rior parang pamapapahamak. Dagin from Mind Control, pero naisipan niya si Rior na lang daw yung papapatayin nila. Pero may shrine yung Liquid dito. But the snowball, let's see kung anong plano. But still, Rior will fall down. At eto pa, naku, pero that Omni Slash, kaso sobrang dami niyan, pre. And Armel will fall down. Triple kill for Matumba Man. What the heck is this, Gabi? At ayun, parang si Gabi pa nga mag... Wala ng Aegis. Pulo! Moto Dodge, well played, kuya. Yung kuya mo, kaso wala na siyang TP. Anong gagawin niya dyan? Tamang takbo na lang. Healing ward onte. Let's see. Oh, punta ka doon. Pero andito. At Blade Fury. Pero I think pinapadelay lang niya yung pagkamatay niya dito. And that Storm Hammer with a Static Link. And Gabi will fall down. Grabe naman yung clash na yun, pre. Mga 10 years di natapos. So, what a great fight by Liquid. Na tipong tier 3 tower lang ata nabigay nila. So, I think naubusan kasi ng gas yung TNC doon eh. Nawala na yung boat buff. Yes. Yung Aegis nawala. So, yung jug natin hindi pwede pumasok ng bigla-biglaan lang. Kaya mag-isip pa rin siya. Kasi yung Terror Blade, naka-meta yan. Tapos yung Sven kanina, naka-God Strength. Medyo malaki talaga yung damage ng Liquid. Tapos sayang yung Omni na block ng Warcry. Oo nga eh. Kung hindi yung na block ng Warcry, siguro iba yung usapan natin doon. Pero ang dami din kasi nun eh. Malapit din siya sa Ancient Creeps. So parang... Tumama din sa Creeps. Tumatama din sa Creeps. And to think at tatlo sila doon, with that Warcry pa, so wala talagang magagawa yung... Ano doon? Siguro... That nag-ano na lang siya nun eh. Hindi siguro nila naisip yung Omni TP. Ay, wala na siyang TP kasi kanina. Wala siyang TP kanina pala. Kasi nag-TP pala siya dito sa ano, yung sa top lane, in-X-mark siya ng Kuka nag-TP. So wala siyang, walang TP si Juggernaut. Yan. So ngayon yung network lead na sa Liquid, no? Nakahabol na nga tong si Shadow sa kanyang Terror Blade. Ayan na nga yung sinasabi natin, di ba? Ayan na, naku, Skadi na! My gosh! Shadow got the Skadi na. And kanina, lamang yung TNC, pero the 2K gold lead goes to, ano, Liquid na. Ayan, no? Slide. Grabe, nag-landslide dito sa part na to. What the heck? Dahil yun sa clash dito eh. Yung medyo nag-asim yung TNC na siguro ay they thought na kayang-kaya nila itong basagin. At ayun, doon nagsimula yung masakit na pangyayari. And goods para sa ano yun na, sa Liquid yun. Kasi kanina medyo nahihirapan sila pero nako, mamamatay dito si Kuroki at eto, hinahabol pa si Matumbaman pero medyo mabilis tumakbo. So, yan. At eto ah, si Shadow, di ba kanina, parang ang tagal niya nag-TP dito kasi gusto niya talaga i-prioritize muna yung farm at of course, waiting for the metamorphosis. So, eto na nga, nag-pay off na yung ginagawa nila. Skadi and Manta na yung TB natin 26 minutes into the game. So, pwedeng-pwede na yan pumalag sa TNC. At saka yun yung mauna eh.
Kasi pag siya yung nauna, siya yung ifo-focus, di ba ka sumabog siya, hindi niya malabas yung Sunder. Yes. Yun, mawawala siya. So, inihintay niyang lumabas na yung boat bago siya papasok. Mm. Yan. So, I think both teams need to wait the Roshan para mas lumamang sila sa clash dito. And, unti na lang din naman, 2 minutes na din yung Roshan. Pero eto, siguro naisip ng Liquid dito, uy, nagro-Roshan yan, pre, mag-sod tayo dito. Pero ayun na nga, nag-pop na yung sod nila. At, alam. Pero hindi alam ng TNC dito. Let's see, ha? Kasi, sige. Anong plano nyo? Kitang-kita ng Liquid na andito yung TNC. Pero inisip na, hindi nag-RS yan. Pero eto na nga na stun. Wait, a will always dito. Kung ka mababurst down and kung ka will fall down doon, makapag-pop ng BKB si Mind Control dito. Rior mapapahamak, pero eto si Taskar pa. And godlike na si Matumba man. What the heck is this? At eto pa, na-stun pa si Rior dito. Mind Control naka-gods rin pa, pre. Timber chain out. Tinatry niyang tumakbo. At yun, mabubuhay pa naman. Pero, ay... Ang ganda ng ginawa good ng jump. Ano dun, ha? Oh, good jump kay MC. Yes. Ganda ng ginawa ng Liquid dun. Si eto. Hindi aabot sa RS pala. Pero eto, si Gabi. Yan lang, naka-farm lang siya dito. Ayun na nga yung ano. Ay, may dagger na din pala siya. So, ox lang din naman yung buhay niya, if ever. So, ang sinasabi nitong dagger ni Gabi, gusto niyang pasabugin yung backline ng Liquid. Yes, pero naku, Rior. Yan. Ano nga yun? Ay, wait lang. Naku, eto na nga. Na-static link na nga si Rior dito. Pero may Timber Chain out pa naman siya. So, yan. Makakatakas naman yung kuya mo. Yan. So, eto ah. May plano atang mag-smoke to eh. O, yan na. O, sige. Smoke na kayo, pre. Mag-vape na kayo dyan. Ayaw nila. Ayan, de 5-man smoke. Hindi si Rior yung ano. So, may bait. Yes, si Rior yung bait. Delikado to, ah. Wait lang, kalmahan nyo lang. Wala pa nga eh. Kalmahan nyo lang. Ayan na. So, ayan na. Nagpop na yung sword dito at alam ng Liquid with the high guard advantage dito. Pero, uy, nice dagger out from Juggernaut doon. Hindi nakuha ng damage. 17 lang. Onti lang. Ayan. Let's see. Kung ano ng ano plano ng TNC dito because Roshan is up na. Nandito na at alam na din ng Liquid to na may RS na. So tingnan natin kung magka-clash ba sila or siguro sa Roche pit sila magka-clash. We don't know. Armel. Yes. Ayun yung ma-stun, ma-chain stun, ma-hotel. Oh, kasi 'di ba yung kanina, yung last cash kasi, yun yung nangyari sa kanya eh. Pero nako, eto na. Kitang-kita kahit mag-invi ka diyan, boy. Kitang-kita ka sa dash namin. Nagpop na ng BKB si Matumba man dito, pero ang Willow Wisp medyo masislip nga yung mga OT, pero Omni Slash walang mapapatay dito. Sino yung unang mamamatay? Leech will fall down first. At eto pa, 3 rows down for the side of TNC, boy. What the heck, Rior? I don't know sino yung unahin dito, pero Gabi ata with the Yules pa. Nako, Gabi ata mapapahamak dito and double kill. The godlike na si Matumba man. 4 heroes down for the side of TNC and my gosh, 8k na. Actually 9k na yung gold lead dito. 4 heroes down. Makakakuha pa ng Aegis and Cheese yung Liquid natin dito. So that clash nako goes to Liquid talaga. Walang nakuha yung TNC doon kundi bawas lang yung gold nila at wala, hindi pa sila nakapag RS yan. So, ang napapansin natin, si Armel yung inuuna nila. Ayaw nilang lumabas yung bone para makapaglaban sila. Yes, kasi ang nangyayari dito kay Gabi, kasi kahit mag-omnislash siya sa ano, wala namang damage eh. Walang damage. So, si Armel talaga yung ano, inuuna nila dito. Oh, so, talagang behind ng TNC. Tingnan natin paano nila babawiin itong 13k gold lead ng Liquid. So, ayan na, yung TB nga natin. Ang maganda kasi sa ginagawa ng TB dito is every time na may meta siya, let's go, let's do this. Pero kung wala, okay, back to farming, ganun. Discipline ganun na yun eh. Niya. Discipline na talaga yan eh. Disciplinado. Yes. So, tingnan natin kung paano babawi yung TNC dito oh. At saka, very interesting yung build Mind Control sa kanyang spin. Ginagawa niya parang right click eh. Yan oh. Tingnan mo, naka-Vlads, BKB, tapos going for Kiraz. AC agad. Kadalasan nakikita natin yung Crimson Guard. Guard. Yes, very defensive. Ito offensive ganun. Eh. So parang napipilitan yung TNC parang ikite din tong Sven. Hindi lang nila pwedeng iwan doon.
Although kasi yung nakikita natin yung pure utility ni Sven, pero ito sa kanya, utility with Vlads and Kiraz, pero may damage kasi, masakit, tas pumapalag. That's why siguro na nahihirapan din talaga yung TNC dito. I think nagsimula talaga yung hirap nila nung nag-push sila dito eh. Nung talaga yun eh. Ito yung napapansin ko sa mga high level teams ngayon, ah. Bilang na bilang nila yung Aegis. Yung top lane na yun, nawala kasi yung Aegis nung jug eh. Saktong-sakto, kaya nahihirapan bigla yung TNC eh. Yes. At eto na ha, tingnan natin. Going for that MKB na yung TB natin. My gosh, 32 minutes into the game. Let's do the item check. Ayan. Oh. Tusk with a dagger, 4 stop. Kungka with the BKB. Uy, ano yun? Nagpop ng BKB. No. Naku, nagkamali pa! Ayan na, tinawanan lang siya ni Teams. Oh boy, ba't ka nagpop ng BKB boy? Ayan na, 10 seconds sana. Sayang. Uy, 10 seconds sana yan, naging 9. Yan. Dahil dyan kung hindi nila madedefend yung top lane nila kahit na 3v5 sana yan, no? At, ayan, balik tayo sa item check. Ano ako dun sa... Eh, wala, Blade Bureau. Wala lang, nag-God Strength pa, pero wala, hindi talaga umamatay yung Blade Bureau. Pero nakakatakot, ha, dahil nag-God Strength siya halfway nung TP. Nag 300 HP yung Jug. So, kung nag-God Strength yun nung simula, baka alanganin na talaga yung Jug ni Gabi doon. Yes. Pero, yeah. So, our Razor. Siguro, akala nila mapapatay nila. So, medyo na late lang ng, pero ayan naman, naka-God Strength. Ay, mali, mag-AC mawawala na nata yung Razor eh. Naka-AC na yata. O, yun, dalawang AC para sa Liquid. So, tignan natin kung mag-AC ba talaga to si Mind Control or papalitan niya dahil may AC. Oo, Razor. Kasi hindi naman nagsasayang yan, so medyo sayang lang huwag mag-AC. Pero, let's see dito, ito yung tier 2 tower ng TNC dito sa mid lane. Mawawala na, and Renren, Kupin, thank you so much for the 100 stars. Pero eto, mag-chain frost na lang yung ating Lich para mamamatay lahat ng creeps at hindi pa makakapag-push yung Liquid dito. Ayan, so... So, itong Razor na to actually CD. Sobrang... big contribution. Kasi, isa lang naman yung damage dealer ng TNC ngayon eh. Yung Jug. So, pag nawalan ng damage ng Jug na to, wala silang damage para sa Clash. Yung kung ka natin, nag-BKB. BKB Halberd yata eh, diba? So, kulang pa ng damage. So, binabackdoor nyo yung hey, Ranger Axe. Gabi. Hey, you don't have creeps, bro. What are you doing? So, creepscaping lang to si wala lang. Parang nagpa-farm lang siya. Grabe naman. Grabe naman tapang ng kuya mo. Nagpa-farm sa sa base ng kalaban. Next level farming. Mag-farm sa base ng kalaban. Abangan yung creeps mabuhay. So, ito. So, naka-DD na yung Terror Blade natin. And, ayan na nga, MKB na din. Hindi lang niya makuha kasi namatay yung courier nila. Pero, pabuhay na din yan. At once magka-MKB to, naku. Masakit na talaga. Masakit na talaga. Tingnan mo naman yung net worth niyan. Although, hindi naman sila ganun ka far off with the net worth sa Juggernaut ka. So, TB is TB eh. Sakit-sakit yan once pag may meta yan eh. So, our TB is going for an MKB. MKB sa TB. So, unahan na niya yung butterfly nito ng Juggernaut. Pero this Jug is actually going for a Skadi. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. So, eto na. Gusto lang talaga i-ano to ni Juggernaut. Kasi gusto niya i-pressure tong top lane para every time na parang may plano tong Liquid na mag-push, magtitipi talaga sa kanila. Kasi ayaw din nila mabasagan sa top lane eh. Kung hindi sila magtitipi, ang mangyayari dyan, trade lang ng Rakus. Yes, ayun na nga, pero ulo. Oh my gosh, nag-backdoor 40 pa, pero ox lang. Kasi, nakuha pa rin yun. At ayan na nga, magtitipi na lang siya ulit. Yan. Pero, eto. Going for... Pero wala nang wala nang Aegis dito. Nag-expire na. Asan yung cheese? So, may MKB na itong Terrorblade natin. Going for the Satanic. Yung Razor din natin ni Matumbaman going for a Satanic. Tapos, yun nga, hindi na natuloy yung hindi na siya AC. Nag-kiras. Yes. Straight Daedalus tayo. So, mukhang damage dealer na rin tong Sven ni Mind Control. Ako, sakit na niyan. My gosh. Pero eto na.
Liquid going for the push, yung Metamorphosis and the Tomb, kinomit na nila dito, but the turret at the barco, tatamaan yung dalawa, hindi, pero nakapagpat na BKB dito, pero nice blinking from, tawag nito, Mind Control and Leech, magbabuyback na nga si Ninja Boogie dito, pero tinan natin hindi sila makalapit, Chain Frost, kaso hindi maano lang. Walang mayayari doon at eto si Shadow yung gusto nila. With the Fear, tingnan natin kung makakapag-Sunder pero item makakapagpapa ng BKB dito. And Tuskar will fall down pero buyback coming from Tuskar dito. Pero Leech parang dieback pa nga ata mangyayari. And let's see, naku si Rear yung inuuna. Kahit makunat ka, wala kami pakialam pero makakapag-Timber Chain out pa naman. And the pause. Uy, lag daw, lag. Ayan na. Pre, wait lang. Ayoko na sabihin. Sige, Gina. Gina. Ayoko sabihin. Gina. Nung buong clash na yun, si Gabi hindi makapasok na sa backline siya. Parang gusto niyang patayin yung Kotil. Pero hindi siya makahanap ng magandang pwesto. Magandang pag-initiation niya. Yan. Pero naku, eto matatamaan na ng Ghost Ship dito. Pero din na natin that Omni Slash. Kaso, the damage will not be enough. Pero si Shadow dito will fall down. Kaso tingnan natin kung pababayback ba yan. Pero eto pa si Razor with the Willow Wizard. Oh, hindi nila mapatay-patay itong ano, yung disco ball ni ano dito, ni Keeper of the Light. And the Tumpa, medyo laga yung nangyayari sa atin dito. What is happening? Pero tingnan natin, matumba man, magpapap na ng BKB at gusto pumalag teams with the Ghost Scepter. Pero papalagan sa mukha, blinking and from Mind Control dito, pinapalagan that Whirling Dead pero that God Strength, kinumit na. Oh, Gabi, umiikot, nagbe-Beyblade pero nakapag-torrent out si, si matumba man. Pero because of that, I think na bottom barracks ng ano dito, TNC, mawawala na din, in-erase na sa mapa. Pero eto ah, ako kinombo pero hindi. Nagpa-plan ng BKB si Mind Control, man. So, well played kay Rear doon. Nakita niyo na-reflect niya yung Thunder. Gamit mo to serve. Kaya napatay niya si Shadow. Nonetheless, nakuha pa rin ng Liquid yung second set of rocks. Thank you so much, King, for the 50 stars. Thank you. Kinang ata. Kinang? Hindi, King yan. King ba yan? Kinang. Kinang, thank you, or King. Kinang or King, thank you so much. thank you. But, ito yung Razor natin, na anong item na ito? Uy, sa tonic. Lag daw kasi talaga, pre. Yan. Anong item ni your boss? Greaves. Crimson and Lotus Orb. So, going for the Hex, mukhang kailangan talaga nila nung hard disable. Parang chainstun lang ng chainstun sa TV. Gusto nilang mamatay ito bago makapag-Sunder. So, ayan. Ayan na, Gina daw. Try lang na hindi lag. Pero, eto Gabi, still farming. Gusto niya tong ano, yung Mjolnir niya dito. Because, to defend the creeps. Kasi dalawa na yung ano dito eh. Dalawa na yung mega nila. Yung, tawag nito. Yung mid and bottom lane na. So, waitings for the RS 53 seconds sa lang magkaka-Roshan na. At eto, game changer tong Roshan na to because it has this refresher or orb. She's an AG. So, tingnan natin. Pero, uy, Armel, naku, hindi ka nga lang makabutan sa dust. Yan. So, alam pa kayo, guys. Huwag kayong ano. May papalag pa naman yan eh. Pero ito, nag-BBB na si Matumba man dito. At ako, the Omni Slash. Pero mamamatay si Leech. Mauna na nga kasi sobrang papel. Pero ito, Willow Wisp. Pero umiikot lang si Gabi. Pero nandito si Shadow sa taas, pre. Boy, sobrang sakit ng Scotty. Super slow. At ito si Rior. Magti-Timber Chain pataas. Pero tingnan natin. I think mamamatay pa rin talaga. And Rior nga will fall down. Two heroes down for the side of TNC without killing anyone. For Liquid at eto teams, gusto niya makapag-dagger daw, tinan natin, pero hindi lang, kinikidlatan lang siya sa mukha, at eto sinusundan pa that eye shard, pero hindi mapuputol yung static link, pre, and the one more hit ba, aabot ba, naku, maabutan pa ng first kill, and beyond godlike ni si Matumba man, what the heck, zero deaths, yung kuya nyo, ayaw mamatay, pero tinan mo si Gabi, oh. Tamang ganyan lang si Gabi. Talagang kulang yung damage ng TNC eh. Yung Omni, yung Undying at saka Razor tumangki, hindi sila nag 50% HP ni sa kanila. Hindi umabot ng half HP doon. Uy, pero heto.
Naku, that X-Mark and the Torrent with the Go Ship. Sobrang sakit with the Fear pa. Pero tinan natin mamamatay bata yun. Sven will fall down 100 seconds on the clock. Pero nag-tomb na dito. Shadow para mapapahamak pa nga ata. Pero may BKB pa siya. May pasatanik pa din siya dito. Si Armel, nag-BKB na pre. Pero naku, matuba man. Nag-pop din ang BKB. At si Ninja Boogie. Ninja Boogie yung pinapatay niya. Gabi, mapapahamak pa. Pinapasok na sa ano. Walang pakialam. Si Matuba man. Hoy, ano yan? Hoy, Diyos ba yan? What the heck, man? Oy, ano na, hindi na mamamatay. Ito yun, Razor will fall down. Buyback, napabuyback si Gabi doon. Pero Shadow, nagpop na ng BKB and the Stormhammer. Auto 2, sobrang ganda na ginawa ni Mind Control dito. Pero buyback from Razor kasi papalag din sila. Mind Control, napop na ng BKB. Pero apat yung nag-abol sa kanya. At dito yung mga apos niya sa likod. Pero Stormhammer to 3 at the Torrent will fall to 2. Snowball, medyo 2-by type na mamamatay ito. Pero mamamatay. Kapag dug out pa naman yung ating si Kuya yung teams dito. Pero ang ginagawa ng Liquid, wala na silang pakialam. We got the Mega Creepsman. Tier 4 na lang. And throw na lang. Tapusin na natin itong Dota Chess. Hindi, joke lang. Dota. Lagi ko si nakikita yung Dota Chess na yan. Pero ito, oh, Willow Fist. At ito pa, si Teams, mamamatay pa. At si Lich din. Naku, and GG has been called by TNC. Ay, naku. Ako, sakit sa ulo. 1-0. Liquid leads the series.